Okay, it's 4:49 a.m. Tuesday, May 19, 2020. Welcome po muli sa ating channel sa isang namang live chat, live stream mula po sa ating home quarantine dito sa Metro Manila. Ako po muli ang inyong kaibigan, Manuel Boy Mejorada, na nagbabati sa inyo ng magandang umaga po. No? Magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi kung saan man kayong bahagi ng mundo. No? Marami tayong mga nanonood ngayon from abroad, no? Not only here in the Philippines, but also abroad, no? From Riyadh, si Ricky Pahela, si Mark De Jesus sa Laguna, kapitbahay lang, no? Okay, Chito Navas, Kalapangit, no? Fake Marcos, Ador Castroverde, kailan makukulong? Sana lang, let's be patient, no? Roselle Das Magic from Canada, no? Okay, si Josephine Lusada from UAE, United Arab Emirates, si Pete Pingel, iniimbestigahan na. At least pinakita ko kagabi, no? Yung tweet ni Secretary Teddy Boy Luxin na pinapaimbestigahan niya. At nakatanggap na ako ng email kagabi mula sa Passport Integrity and Fraud Management section ng DFA. No? So talagang puputok ito. No? What is important now is hindi ito magagamit ni Francis Leo Antonio Marcos. No? Tsaka hindi lang si Francis Antonio, hindi lamang sa passport na Francis Leo Antonio Marcos, kundi pati na rin yung iba niyang pangalan, no? Yung original name niya, yung real name niya, na Norman Antonio Mangusin, no? Pinapakansela din natin because I'm sure na pinaghahandaan ito ni Norman, eh, na tatakbo ito. So, iba-iba yung passport niya. Dahil alam niya na kilala siya ngayon as Francis Leo Antonio Marcos, eh siyempre pag lumabas siya as Norman Antonio Mangusin, baka hindi siya makilala or meron pa siyang isang passport na Norman Antonio Alejandro. Okay, good morning sa kay Alan Amular, no? God bless you. Okay. So, yun po, no? So, si Isa Noyprox from Jeddah, si Rosel from Winnipeg. Okay, so, Jonathan Ginto, hashtag bilyonaryong may kulambo. Okay, amigo, good morning. Si Cecilia Francisco, 2730. Okay, Dolor Yumbuan from United Arab Emirates. Si Juliet Henderson from Chicago. Joel De Castro from Kuwait. Okay, so ano muna tayo? Greeting muna tayo. Be patient yung iba dyan. Be patient lang. Kasi siyempre, bigyan din natin ng recognition yung mga nauna talaga dito. Okay, so yung nag-aabang ng maaga pa, i-recognize din natin. No? Noni Lopez, galit na rin daw si Bitag. Oh, talaga magagalit ka pag malaman mo yung, ano niya, yung tawag dito. Yung modus niya talaga magagalit ka, eh, no? Si Harvey Fritz, watching live from Iloilo City, no? Oh, good morning diyan. Uy, grabe daw yung traffic diyan kahapon, ah, no? Nakita ko sa newspaper. Akala mo no, talagang walang GCQ, no? Siksika ng mga sasakyan, no? Kaya yung mga tao kahit dito sa Metro Manila, eh, dapat po maingat tayo. Huwag po tayong akala natin na back to normal. Hindi pa po, no? So, si Elisa Fakesh, no? From Germany. If you have discernment, no? Kung meron kang naiintindihan sa basic psychology, no? Talagang, ano ka? Talagang magdududa ka. Okay. Evangeline Baluyot, paano kaya ma-maintain ang 3 million pesos niyang Zirconia dentures, no? Ngayon pa lang ako nakarinig ng Zirconia made dentures. Eh, fake naman lahat, eh. Ano na ngayon, eh? It's very obvious na lahat na sinasabi, ginagawa ni Norman Mangusin, Tonio Marcos is fake. No? Okay, Mark De Jesus, good morning, no?
kapit lang talino wires. Yeah, malapit ang tagumpay, no? Let us be patient, no? Alam niyo po, yung mga malalaking digmaan, katulad ng World War II, yung ginawa niyang plano to invade France, no? If you study history, ilang beses na postpone? Ilang beses na postpone dahil maraming mga factors, eh. Bago pa sila maka implement, no, ng invasion plan. Ilang beses, marami yan. So, hindi natin masisisi yung ating mga alagad ng batas if they want to make sure. Kasi kinausap po talaga yung isang batas na official kahapon. Eh, sabi ko, naiinip na kami. Pati ako, parang nawawala ng gana sa nangyayari. Dahil ito, si Norman Ngos-Ngosin, iyayabang pa. No? Hinahamon pa kayo, mga kapulisan, na hindi daw siya takot sa inyo, no? Pero hindi daw siya takot, pero nagtatago na, no? At medyo far apart na yung kanyang pag-live stream, no? At kita niyo, matamlay ka na, kagabi, matamlay na siya, no? Dahil punta muna tayo sa ABS-CBN, no? Dahil ito rin ang isa sa nagbabagang issue ngayon, yung nangyari kahapon sa lower house, sa House of Representatives, kung saan napilitan. Kahit na ano kalakas yung tulak ni Speaker Alan Peter Cayetano, marami ng congressmen ngayon nakakahalata na. No? O sabi niya, parang bistado tayo sa taong bayan. No? The people are very natakot na yung mga congressmen. Oops, bawiin muna natin yung approval on second reading, no, ng ating itong House Bill na ito. Ano ba yung House Bill number na ito? House Bill, okay, saan ba yun? House Bill 6732, yung approval of the by the Committee of the Whole of House Bill 6732 na magbibigay sa ABS-CBN ng provisional franchise hanggang October 2020, no? Ilang buwan lang, June, July, August, September, October, well, counting from May, 6 months, no? 6 months na provisional franchise, kung sa Ilonggo, Libagon, yung out of June, di ba? Out of June dahil wala namang, hindi pa nangyayari yan na may ganun na provisional franchise, no? Either you give a franchise or you don't. Ganun kasimple yun, no? And may proseso tayo. There is a process for an application for franchise. Kahit na renewal, dadaan yan sa masusing pag aral, no, ng ating mga legislators. Para po masiguro na lahat po ng mga batas natin ay sinusunod, hindi nilalabag ng isang broadcasting network na humihingi ng prangkisa mula sa ating gobyerno. Because the power to grant franchise really belongs to Congress, no? The two houses of Congress, the lower house and the Senate, no? Yan po, simple po na ano yan, na proseso, hindi rocket science, no? Hindi mo kailangan na PhD ka, hindi kailangan na bartap na char ka upang maintindihan. Okay, so Tess Quintos, Cayetano shows his true color. Si Pete Pingel, ang nakuryente si Cayetano. Oh, talaga nakakatawa, no? Nakakatawa. Nakakatawa talaga itong nangyayari sa ating mga mababatas, no? Yung ginagawa nila is nakakasuka, no? Okay. Batas ni Amigo TV, good morning, say if you want more is, no? Sino si Buddy Alejandro? Si Norman Alejandro, no? Okay. So, yan po, no? Nakakatawa. And nagulat, sumakit ang loob ng ABS-CBN dahil daw, bakit binawi na? So, the House yesterday, kahapon po, kagabi, hanggang inabot sila ng almost hating gabi,
binawi nila yung approval on second reading, no? Dahil katulad sa sinabi na natin dito, noong una pa lang na nangyari ito, na ginawa ito ni Speaker Cayetano, eh, violative, no? Nilalabag yung Constitution on the three-reading rule. Ang ibig sabihin ng three-reading rule, three separate days. First reading, yung tinatawag na reporting, babasahin yung title, i-refer sa committee. And then, yung second reading, after the committee conducts hearings, no, on a subject matter, on a House bill, i-re-report yan back to the plenary, no? Pag plenary second reading, approve at babalik yan, no? I-finalize yan, and then ibalik na naman sa plenary for the third and final reading. Diyan po na-approve. Diyan na-approve. Three reading rule. So, kailangan talaga three separate days. At yung three separate days na sinasabi, hindi po yan Lunes, Martes, Miyerkules. Hindi po yan, no? Hindi po yan ganun, no? It doesn't mean basta magkaibang araw lang. Ginagawa yung three reading rule para masiguro na there will be a thorough, no? Yung talagang masusi na pagkilatis, pag-aral, no? Pagsuri ng mga bagay-bagay diyan, no? Kailangan malaman, no? At matuklasan, no? So it's a way, no? It's a mechanism na tinatawag. It's a mechanism para po na lahat ng mga bagay, no, kahit yung mga hindi kaagad nakikita ay mapag-usapan. Yan po yung deliberative na tinatawag. Kailangan po na walang hindi madalian, no? There is no rush. Yan po ang three reading rule para kumbaga hitso, no? Na hitso talaga. Diyan po nagkaka-problema palagi, no? Dahil po sa sobrang dali puminsan, when you are in such a rush, no? When you are in haste, eh marami kang nakakalimutan, no? Marami kang mali na nagagawa, no? Kahit sa ating ordinaryong mga sa ordinaryong mga buhay, no? Pag hindi tayo maingat, no? Diyan tayo nagkaka-blunder, eh, no? Kahit sa anong bagay, no? Kahit na sa love life, eh, pag ano ka lang, yung bigla ka lang mahulog, yung nahuhulog ka na, hindi mo muna pinag-isipan ng mabuti. Maraming problema, no? In life, no? In ordinary life, no? In ordinary life, pag madalian, no? Parating may problema yan, no? Okay, so ito po. So, napahiya ngayon si Speaker. No? Pahiya siya. No? Dahil ayaw na ngayon yung mga congressmen. Sabi ng mga congressmen, teka, no? Teka, tawag dito, huwag natin, ano to, let us go back, no? Let us go back to square one, no? Balik sa square one. Kaya ito, balik sa square one. At ngayon, yung ang nasa isip na ng karamihan ng mga congressmen, ano natin to? Padaanin natin sa tamang proseso. Kaya yung ABS-CBN, malungkot, no? Malungkot sila. Kasi nung nakaraang linggo, no? Kasi ano ito, last week lang itong approval, no? On first and second reading in one day. May 13, no? May 13 ito nangyari, no? So, di ba? Palakpakan ng ABS-CBN ito. Yabang na, sabi ng headline nila, ABS-CBN welcomes the House Committee of the Whole's approval of HB 6732. Welcome, sabi niya. Masaya na kami. Yabang na kami. Na bibigyan kami ng provisional franchise until October 2020. Kita nyo? Sabi niya, we're back in. Congressman, ano kayo? Dahan-dahan kayo. Kaya po, hindi lang tayo, no? Actually, marami abogado dyan, sina Atty. Larry Gadon,
si Sol Jen Jose Calida, eh nagbigay na rin ng mga babala, no? Nagbibigay na rin ng babala na huwag yung ano to, huwag yung madaliin ito dahil this will be in violation of the Constitution. And pag violation of the Constitution, eh aba, delikado yung mga congressmen na yan, no? Na, who took part in the approval of House Bill 6732, no? So yan po, no? So nakakahiya, no? Na-recall, no? First time din ito na nangyari na may recall sa panahon lang ni Speaker Alan Peter Cayetano. So malamang, no? Malamang. Malamang na baka nga mawawala na rin yung tiwala sa kanya ng mga kasamahan niya. Eh, dahil ginagawa niya kasi na he is putting his personal agenda, yung pangsarili niyang interest, bago ang bansa, bago ang mamamayan. Because wala po, ano, kung bibigyan nga naman, if Congress, no, let us be realistic, if Congress ultimately grants ABS-CBN a franchise after, after, kailangan pagkatapos ng masusing pag-aral, eh, karapatan na yan ng ABS-CBN, and that is their right, no, sa ating Congress, no? Nobody can now stop them, no? If they do grant ABS-CBN a new franchise of 25 years, no? So hintayin natin, no? Huwag tayong madali. Anyway, yung ABS-CBN eh nakakapag-operate naman, eh. Meron silang digital platform, no? Nakikita sila through YouTube sa mga cellphone ngayon. Halos lahat naman may cellphone na, eh, no? At huwag nga sabihin na kung wala sila sa ere ay kung wala sila sa ere ay parang mapipilay na ang Pilipinas, no? Hindi po, no? Maraming nanonood, maraming nakakagusto sa mga teleserye ng ABS-CBN, no? Diyan po medyo dihado yung ibang network para sa kanilang mga teleserye to entertain the people. Kaya lang, yun din po, habang inaaliw ang mga tao, eh doon po pinapapasukan din nila ng propaganda, no? Yung propaganda na katulad nung napansin ko, kahit yung pelikula na Probinsyano, ginawa nila yung, I think it was in January or February ba yun? January, no? I think January yun. Na yung pinapalabas nila yung First Lady, yung karakter na pinapanggap ni Lorna T, no? Lorna Tolentino, ang First Lady siya, no? Ng bansa. Eh, nakikipagsabwatan sa sindikato ng droga. Oh. Kung hindi mo pinag-isipan 'yan. Eh akala mo kasi ano lang, eh. Ano lang 'yan, yung fiction, no? Tawag dito. Katang-isip, no? Katang-isip fiction. Isang kwento lang, no? Na hindi naman based on real facts, no? Sabihin mo, posible, pero tinatanim ng ABS-CBN sa kaisipan ng mga nanonood na baka nga totoo yung bindang ni dating Senador Antonio Trillanes na may kaugnayan ang mga Duterte, di ba? Yun ang issue nila, yun, may kaugnayan ang issue ang mga Duterte sa droga. yun po, no? Subtle, no? Very, very subtle, no? Parang hindi mo lang napapansin, no? Pero, okay. So, may birthday, Ricardo Kiambao III, no? Happy birthday to my wife, Melanie Kiambao. Okay, so mga birthday, ipapasok natin. Kasi, binomonitor ko dito yung live chat dito, no? So yung iba kasi dami na, eh, no? Dami na, no? Dami na ng nanonood ngayon at nagbibigay ng
ng tawag dito, comment. Eh, wala na tayong magawa. Basa ng basa. Eh, katulad ng ginawa ni Norman Mangusi nung isang gabi, eh, sabi niya, manood kayo dito, babasahin ko yung mga comments niyo. Kita niyo, para lang ng umakit ng mga manunood, no? Babasahin ko, no? Sa atin po, pag makikita ko na may magandang comment, eh, titigil muna ako, no? Kasi kailangan po yung tinatawag na train of thought natin ay hindi po ma-interrupt, no? Para tuloy-tuloy po yung ano natin, yung kwentuhan dito, no? Okay, so pero Maria Perez, no? Salamat din kay isa. Okay, salamat din kay FLM dahil feel ko nagkaisa ang Pilipino na magsalita against budol-budol at mga kalokohan ng congressmen. Akala nila hindi tayo marunong. Tama po, tama Maria L. Perez, no? We need sometimes, no? We need a rallying point na tinatawag. Na may isang issue, may isang tao, either dahil sa galit natin, no? Kailangan po natin ng ganun, o rallying point na tinatawag. So, tama, no? Si Francis Leo Marcos, eh, naging rallying point dahil nagising ang lahat. Una, nagising ang lahat nung nagpakalat siya ng peking ng kanyang fiction, no? Yung katang-isip niya, gawa-gawa niya, na isa siyang bilyonaryo na tumutulong sa mga mahihirap, no? At tapos nung unti-unti nabuksan ang katotohanan, siya na rin ang nagiging rallying point para mag-isa ang mga Pilipino at saka sa mga congressmen, no? Mahid Bakud, no? Watching from Riyadh. Okay. Sandali, medyo naputol yung ano, yung problema din sa ano tawag dito sa hindi pa stable na internet signal dito sa Pilipinas. Isa rin yung siguro dapat ipakiglaban natin, no? That we should demand better service, no, from our telecommunications companies, dahil bumabayad naman tayo ng wasto, eh, no? Wasto naman yung binabayad natin. Hindi naman tayo kukulang, eh. Kung subscriber tayo at delayed tayo sa pagbayad ng ating monthly sa Senado naman, no? Okay, so delayed, ah. So wala yung ano, malungkot na ngayon ang ABS-CBN, no? Delayed, madi-delay. It will take another several months, no? Kasi it will have to go through the process, no? Hindi po rush, no? Kasi mahirap yung rush na yan, no? Okay, si Jethro 25, we support you all the way from Winnipeg, Canada. Okay, salamat. Ano naman, katulad ng sinabi ko kahapon, si Attorney Larry Gadon ay sumulat kay Senate President Tito Soto. Sabi niya, mag-inhibit itong mga senador. 7 yata ng mga senador. Kailangan mag-ano sila, iwasan nila na makipagbahagi, to take part in the deliberations tungkol sa franchise ng ABS-CBN dahil may mga conflict of interest na sinasabi, no? So kagad nag-react si Senate President Soto na hindi namin yan na, no, hindi namin yan papansinin. Tapos yung kaibigan ko na si Senate Minority Leader Franklin Rilon, kababayan ko, dati kong idol yan, nagtrabaho pa ako diyan na consultant noong 2010, isang taon ginawa niya akong speech writer, no, at tagagawa ng mga press release niya. Eh, kaya lang, nung makita ko na papunta na siya sa yung DAP, no? Alam mo yung press release niya sa DAP? Ako pa yung gumawa niyan, no? Eh, hindi ko pa alam yung DAP, eh. Sabi niya, pinagyabang niya na may ilang bilyong piso siya na ipapasok sa Iloilo. Ako pa nagawa, no? Nandito pa yung file ko. Pero nung makita ko na papunta na sa corruption, yung mga ginagawa nila, eh, walis na ako, no? Eh, alam niyo po, kung pera yung hanap ko, hindi ako umalis doon, no? Kung sarili ko lang sarili kong kapangalan ang pakay ko, I should not have severe, no? I should not have left,
no? Hindi, dapat hindi ako umalis doon sa tabi ni Rilon. Eh, dati talagang close na close ako, ha? Hindi lang sa pag-iayabang, ha? Ako yung napagawa sa akin yung mga sensitive na bagay. Ako rin ang inutusan niya dahil consultant niya ako, eh, no? Although gobyerno ang bumabayad sa akin as consultant, no? Pero kaya nga, nung bumalik na ako sa media, sabi ko, boss, eh, ano na ako, balik ako sa media. Itong mahal ko, eh. This is my passion to be a journalist. Kaya kahit kung gusto kong manatili doon, eh, milyon-milyon na pera yung dumating sa akin. No? Hindi naman sa pagyayabang, ha? Okay. So, okay, si Gladiator 109. Oh, good morning, Gladiator 109. No? Ako, talagang papasalamat ako sa mga nagbibigay din ng suporta sa ating channel, no? Aside from the likes, no? Aba, ano pa lang tayo? 237 likes. Eh, like naman kayo dyan, no? Para, as always, I keep, tawag dito, I keep repeating, itong mga likes nyo po ay tumutulong sa atin na matrigger yung algorithm ng YouTube. Hmm? Para yung computer nila ipapasok tayo sa tinatawag na suggested videos, no? So yung mga kababayan natin who are awake, no, at this time or even later, no, lalabas tayo sa suggested video. So yan po ang kahalagaan ng likes ninyo, no. Yan po, no. So salamat po na 348 na tayo. You have 816 viewers, concurrent viewers right now, no, 359. So salamat po. So please, no, keep clicking like, no, kasi it's also a way, no, isa rin itong paraan upang pag kubalat ang video natin, mas maraming nakakalam. We will be able to help others become aware, no? Kasi nga yung pinaka matinding kalaban ng mga budol-budol ay awareness, kaalaman, no? Yan po, wala naman tayong wala po tayong magawa kung patuloy na maniniwala yung iba diyan, no? Patuloy sila magpapaloko, eh, wala, it's not going to make me miserable, no? Siyempre malungkot din ako. Malungkot ako kung hindi ako nagtagumpay na maiwasan na maging biktima sila, no, ng budol-budol. So, okay. So, going back sa inhibition, no, so, yung tawag dito, totoo naman sinabi nila, nasa iyo yan, eh. No? Walang makakapilit sa inyo, Senator Rilon. Pero yung tinatawag na delikadesa, no, yung bang huwag kang magpakita ng interest, no, na halata ng tao na parang pinapaboran mo ang ABS-CBN sa hindi wastong dahilan. No? I mean, wala, you are a senator, no? At kung bumoto ka pabor sa ABS-CBN, nobody can stop you, no? Pero yung ano dito is yung delikadesa na halatang-halata na talagang tinutulungan mo yung ABS-CBN na kahit nilalabang na ang Constitution, you are willing to violate the Constitution dahil lang talagang gusto mong tulungan yung ABS-CBN. Eh, nakakasaklam na po yun. Masaklap po yun, no? Tama ba yung term ko? Masaklap, no? It is proper, no? Hindi maganda sa paningin ng taong bayan. Hindi maganda sa pandinig ng taong bayan na naniniwala pa rin na dapat yung mga public officials natin ay dapat po upright, no? Dapat matuwid po ang tindig ng ating mga public officials. Simple lang. More power from us here in San Francisco, California. Salamat po, no? Itong mga tulong na ito ay makakatulong talaga sa akin because we will now be able to devote more time and energy. More time and energy para po sa pag-research natin, no? And by the way, ba, kagabi, parang isang container ban na dokumento ang dumating sa akin, no? Although digital, no? Through email,
pero isang ang dami, no? Dami pa lang mga dokumentong naiwan ito si Francis Leo sa isang lugar dito sa Metro Manila na which are very incriminating, ah. At ito po hindi ko pa na nasuri isa-isa, no? Pero sa makikita ko, it will also expose, no? tawag dito, no? May malaking negosyo siya. Katulad ng sinabi ko mula sa umpisa pa, wala siyang malaking negosyo. Ito ngayon, may dokumento na ako na ipapakita ko sa inyo kung ano yung tinatawag yan ng mga negosyo niya, no? Yung negosyo niya, mga foundation talaga, no? Wala siyang business, no? There is no business. Dati meron siyang bar, yung Ferry Touch. Ferry Touch ba yun? Diyan sa may Pasay, no? Pero niloko niya rin yung mga kapartner niya doon, no? Talagang lahat na bagay may kalokohan to, no? Meron din siyang pwesto diyan sa parang poker yata, sa may casino diyan sa Midas Hotel. Niloko niya rin yung mga partner niya. Eh, ano kasi, hindi to mapakali, no? May tao talagang ganyan, no? Na binibigyan mo na ng pagkakataon, opportunity to be able to live an upright life, yung matuwid na pamumuhay na makakita ka naman, hindi ka naman magugutom, magkakapera ka naman, but still yung ano sa kanila, parang hindi nila mapigilan ng sarili. Ganyan si Francis Leo Antonio Marcos, hindi niya mapigilan ng sarili, kailangan may lulukuhin siya. ganyan yung may ano sa isip talaga, may kung sa ilong lagtok, no? May lagtok sa utak, no? At talagang kahit na may pera naman siyang kinikita na okay naman, eh kailangan talaga manloko. At dahil nga nalulong na rin sa bisyo ng casino, eh siyempre pag magkasino ka, eh, akala mo, walang nanalo, no? To be honest about it, pinag-aralan ko na yan matagal na, walang nanalo sa kasino. Ha? May isang libro akong nabasa dati, yung, nakalimutan ko yung title, basta yung author si Mario Puzo, no? Siya yung nagsulat ng novel na The Godfather, kung sa mga medyo may edad na, siguro natanggan yung pelikula na The Godfather, no? Yung kay Don Corleone, no? Yung mafia sa Amerika. Eh, kasino yung ano nila, pinakamalaking negosyo nila sa mafia. Eh. Medyo dihis mo na tayo. Pero ipinaliwanag doon na itong mga kasino pala, eh talagang wala kang pag-asa dyan. No? If you think you can beat the bank, ano yan? Kawawa ka, no? Dahil talagang bibigyan ka lang ng sistema, ng konting pagkakataon, panalo ka ng konti, tapos sabi, ito, may winning streak na ako, babawiin ko na yung lahat na natalo ko, eh tapos unti-unti na naman, babawiin. May kilala ko dyan, Ilonggo, naka-standby dyan sa, dito sa may Macapagal Boulevard, yung isang hotel dyan, no? Aside from Okada, Soler, may kaibigan ko malaking he is an executive of a shipping company based in the Middle East, na at malaki rin yung kinikita, million din yung kinikita, eh kaya lang yung hiling niya talaga is casino, no? Casino yung bisyo niya, and minsan naimbitahan niya ako dyan sa Soler at nakipag-inuman, no? Kasama siya. At doon ko nakita na ang ano pala dyan, yung tawag dito, yung nangyayari dyan, eh pag suki ka dyan, meron dyan mga tao na negosyo na papautang lang, no? Papautang sa mga nagsusugal. Pag nakita nila na malaking ano ka talaga, malaking player ka, pinapautang ka, no, ng malaking halaga, no. They allow you to borrow by the millions overnight na papahiramin ka, issue ka lang ng cheque,
at kinabukasan pa ipapasok yung cheque. So kung kunwari may 1 million ka na hiniram sa mga lender diyan, no? Yung bayad nila is I think 2% overnight, 2%, napakalaki, no? Napakalaking pera. 2% overnight, no? Sa isang gabi lang, isang araw, babayad ka 2% kung magkano yung inutang mo dyan. So, yan po. Yung kaibigan, pinanalo mo na isang Everest, no? Ford Everest na sasakyan. Dahil parang may, ano sila, parang may, tawag dito, may parapol-rapol din sila. Nanalo siya ng Ford Everest. Sabi ko, wow, galing, may Ford Everest ka. Okay. Tawa siya. Sabi niya, alam mo magkano yan? Oh, talo ako dyan ng 50 million. Oh, 50 million yung halaga ng Everest na yan. Tapos meron pa akong pinanalo dito, Toyota Vios. Yung talo ko, bago ko napanalo yung Toyota Vios, sabi niya, 80 million. Napakamahal. No? Napakamahal. So, yun po, no? No? Sa ibang tao, para lang magkapera. No? Wag po tayong maniwala na he is rich dahil lang gumagastos ng malaki, no? Hindi po siya mayaman. Kailangan niya lang talaga na magpakita, no? He is living yung tinatawag na ostentatiously. Talagang pakita na kunwari dami niyang pera, eh kailangan niya lang gawin yun, no? May tawag siya na mga high standard. May dapat siya ipakita sa lipunan na ganito siya kayaman. Pero pagdating ng bahay, wala. Ubus siya ng pera. Alam ko yan. Kahit na pagkain sa pamilya niya, hindi yan nakakabigay. Yung nanay niya, si Doña Remedios. Wala. Kita niyo naman. Nakita niyo yung pictures, no, ng tatay at nanay niya. Kawawa. No? Kawawa. Tumatanggap pa ng super chat na 25 pesos. O, yung iba, 125. Kita nyo? 125 pesos, pati 25 pesos. No? Puhunan. O, puhunan ang tawag, Sir Boy. Thank you, Glenn. No? Finich. No? Puhunan. So, yan po, no? 25 pesos na super chat. Bilyonaryo ka, sabi mo, bilyonaryo ka. At sinasabi mo na hindi ka tumatanggap ng tulong, no? You do now. Eh ngayon, dahil humihina na yung Maria L. Perez. Oh, salamat Maria, no? Yung ano mo, nakakahiya, no? Nakakahiya na papatulan mo pa yung mga, actually yung mga nagbibigay na ngayon, mga mahirap din eh. Kasi, yung there is something good in each of us, no? Lahat po tayo ay may capability, may capacity for good. Nandiyan sa atin yan lahat. Lahat yung masasamang tao, no? Actually, makita niyo sa mga pelikula yung mga masasamang tao na kuminsan, kung marami na silang nagagawang kasalanan, ay nagigilty rin, no? Nagigilty, no? So si Maria L. Perez, share ko lang po itong nakuha ko sa tawag ko lang na Trump stimulus. Ah, kasi may natatanggap kayo dyan sa Amerika. Ah, may natatanggap kayo dyan na parang rebate sa taxes yata, no? Bilang tulong ng US government sa mga affected individual citizens, no? So from New York, Maria L. Perez. Uy, salamat Maria. So President Trump, salamat, ha. Share pa ako sa pera ng US government, no, para sa mga citizens na nakatanggap ng tulong, no. Actually this is an incentive, no, sa mga US citizens ng Amerika para po na makabangon, no, dahil katulad ng ibang bansa sa buong mundo, eh lahat po na tumba, no? Lahat po tayo knockout, eh. Walang bansa na magaling, no? Walang kahit anong superpower ka, pag pinasok ng
ang pinasok pag ng pinasok na ito ng COVID-19, wala kang ICBM, wala kang nuclear weapons, no, hindi uubra kay COVID-19. Okay, so yan po, no. So okay. So ano na tayo kay dito na tayo, no. Medyo na ano na ko sa casino, no. Pero kahapon, tandaan nyo, nagwala si Francis Leo Marcos. Sabi niya, ikaw mataas na opisyal, ibubulgar ko kayo. I-reveal ko yung pangalan mo dito. Kayo mga pulis na ginagamit ninyo ang kapangyarihan ninyo na pulis. Hinahanapan nyo ako ng kaso. Sabi niya, wala namang kaso. So, kung wala namang kaso, bakit galit ka? Bakit galit ka? Hindi ka naman, kung wala kang, alam mo, Francis Leo, kung wala kang ginagawang masama, wala kang kinakatakutan, dapat katakutan. Ako nga labing lima yung libel ni Dilon Sacon. May conviction pa nga ako. No? Gusto niya ibilanggo ako ng hanggang 4 na taon dahil sa sobra kong sobra kong tapang na ibisto, ibulgar yung mga katiwalian niya. Talagang pinipilit niya ipabilanggo ako. Kung darating na yan na mabilanggo, harapin ko yan. No? Pero hindi ako natitinag, hindi ako natatakot na dahil may libel case. Nako, sakala niya, mapapatahimik niya ako. He can zipper my mouth. Nagkamali siya doon. No? In fact, nabigyan pa ako ng ng dagdag pa na lakas, no? Inspiration and drive, no? And energy. Kasi nakikita ko na ito yung paraan ng mga tiwali, no? Mga tiwali sa gobyerno. Ito rin paraan ni Francis Leo Marcos na ibuli, no? I-threaten, no? Pahugon kung sa Ilonggo, pahugon ka, no? Babalaan ka, i-threaten ka. Hindi niya alam na dami ko ng threats. Ang dami ko ng threats na dinaanan noon pa. Ang dami ko ng libel na dinaanan noon pa. So, pag sinabi ni Francis Leo na kakasuhan ako, sige, no? Kakasuhan mo ako. Hindi na bago sa akin yan. Hindi na bago sa akin yan. Si dating City Mayor Jed Patrick Mabilong, nung in-expose ko yung mga koneksyon niya sa illegal drugs, no, at corruption sa Iloilo, at tinambakan din ako ng libel, no, 10 libel cases. lahat dismissed, at siya ang natanggal sa trabaho dahil napatunayan ng ombudsman na totoo si Alan Amor. Kaya ito yung parati kong example na ang buhay, yung away ng mga matitino, yung mga taong naninindigan para sa katotohanan, parang pelikula ni FPJ. Di ba? Sa mga younger generation, baka hindi na pamilyar yung mga pelikula ni FPJ, pero ako, lumaki ako na yun ang pinapanood ko palagi, mga FPJ, no? Kaya nung 2016 actually, kinampanyahan ko to si Senator Grace Poe dahil mahal ko yung tatay niya, si FPJ. Di ba? Sa pelikula ni FPJ, parating binubugbog muna. Sus! Naku, parang hindi mo maano yung buka ni FPJ sa mga sugat, sa mga bukol, dahil pinagtutulung-tulungan ng mga goons, no? Mga masasamang tao. Pero in the end, panalo pa rin ang hustisya. Panalo pa rin ang katotohanan. Ganyan po. That is the cycle of life. Over the centuries. That is the cycle of life. Na sa umpisa, parang upper hand. No? Hinding ba sa inyo dyan? No? Sa Stockholm, Sweden. No? Good morning. Sinusundan ko yung vlog ni Estrella, yung channel niya. Mga orchids, mga cooking, at yung buhay dyan sa Sweden. No? Thank you, Estrella. Okay. So, ganyan po. Ganyan ang buhay. Sa umpisa, binubugbog muna tayo. Ako, dami ko ng bugbog. Mabuti.
mabuti, yung mga bukol, wala na eh, no? Pero gusto kong i-recommend kay, ano, kay Norman Musmusin, mag-ano ka ng cream, no? Yung peklat removal cream, parang meron kang sikreto eh. Norman Musmusin, parang may sikreto ka, may peklat scar removing cream ka. Dahil nakita namin na yung tinamaan ng bala, sabi mo tinamaan ka dito sa dibdib, tinambangan ka ng riding in tandem, yeah? Yung bala dito sa tumama sa may dibdib mo, tumagos dito sa likod, ditong sugat, sabi mo. Eh, pero, ayun nga, dahil bobo ka, eh, huban-huban ka pa, yayabang ka pa pag ano mo sa swimming pool, pag ahon mo, pakita mo yung yung dibdib mo, yung katawa, upper body mo, wala, no? Ang linis. Walang ano, walang peklat, walang scar, walang marka, walang bakas, no? Na may tama ng bala, no? Ulitin ko lang, pinakita ko na ito kahapon eh. Pero ito, ito po. Ewan ko makikita nyo, pero may ano pa yan, no? May scar niya, no? Oh. Ano yan, ha? 12 years old ako, 12 years old ako nung mangyari yan, 61 na ako, that means 49 years ago. Ha? Nandiyan pa, oh, hindi na siguro klaro, pero may scar pa yan. So, kahit anong ginagawa ko noon na tawag dito, na mga cream noon, hindi matatanggal, no? Nandiyan pa rin. No? Hiraku Kirot Santos from Austin, Texas. Mabuhay din po, Hiraku. Hikaru Kirot Santos. Oh, mabuhay din po. Okay. So, yun po. Kung ako sa iyo, Francis Leo Marcos, magnegosyo ka. Scar removing cream. Papakita mo sa mga customer mo. O, oh, tignan nyo ako, ha. May tama ako dito sa bala, pero tignan nyo, wala nang scar. Ha? Walang naiwan dyan na marka. Na may tama ako sa nung bala, mas maganda pa yan. No? Yan ang dapat mong gawin. Okay, anyway. So, kahapon, siguro panood nyo na rin sa video ko kami, nag-file na ako ng reklamo, no? Sa kay Secretary Teddy Boy Loxin sa Department of Foreign Affairs. No? Eh, dahil, halata, no? Kung hindi nyo, kung napanood nyo yung video kagabi, at gusto nyo pang talagang masuri yung mga dokumento na ipinakita ko doon. Nandiyan din sa blog ko. Yung sa www.manuelboymejorada.com. Yung WordPress blog ko po yan. www.manuelboymejorada. Lowercase, no? Small letters. .com. Yun po. At iba pang mga dokumento. No? So, nandiyan po, no? So, hindi na makakalabas ng bansa. Kahapon, may nagpalabas ng isa sa mga troll niya na pinapalabas na nakasakay lang sa aeroplano si Francis Leo Marcos. Na parang pinapalabas na, oy, uli ka na, Boy Mejorada, nakatakas na si Francis Leo Marcos. So, sinagot ko yung nag-PM sa akin, sir, may vlog si Mangusin na nakasakay na sa loob ng eroplano. Eh sabi ko, paano siya makasakay ng eroplano? Eh walang flight ngayon, di ba? Walang flight ngayon. So wala, hindi yan, fake yan. So kaya nga, totoo nga, fake. No? Fake nga dahil nung tilingnan ko, isa sa mga account niya na nagpakita na, ewan ko kung kailan yun, basta hindi ko na rin pinanood, no? Na ano dawag dito na okay, so sandali, Ramil Garciniego from England. Good morning, Ramil, no? Okay, so yan po, kasi magaling to si Kwan, eh. Magaling Ramil Garciniego, England. Okay. Thank you. Good morning din sa iyo, Ramil. No? So, magaling to si Musgusin mag fake news, no? Specialty niya 'yan, fake news.
fake news. Kaya pinalabas na, oh, wala na yan. Huli na yan, Boy Mejorada. Ang ano mo, yung pa-cancellation of passport. No? So, tatlo po, ah. Tatlo. Kita nyo kung ano kahilig ng peke ito. Tatlong passport under three different names. Tatlong magkaibang pangalan. Yung tunay niya pangalan, na si Norman Antonio Mangusin, si Francis Leo Antonio Marcos, na yun po yung dinadala niya ngayon, papakilala niya, at meron pa siyang pangatlo, Norman Antonio Alejandro. Tatlo yung passport. Kaya malaking iskandalo to para sa Department of Foreign Affairs. No? At kagabi po, may God bless you, 9 of 8. No? Uy, 9 of 8. Huh? Okay, si Doctis wife, oh, thank you also. No? Keep it up. Okay, salamat po. No? Talagang we will keep it up. No? You are giving me the support. So, talagang lalo tayong magsisikap, no? Na papalakasin natin yung channel natin para po na patuloy po tayo, no? Patuloy po na bawat video natin ay talagang makabigay tayo, no? Ng mga ng impormasyon na tama, no? Kasi in this age, no? Napaka ang pagkalat ng fake news ay kung marami tayong paraan upang makakuha ng information, marami rin, no? mas marami rin ang tawag dito, yung paraan upang ipakalat ang fake news. So anyway, hindi sinasagot, no? Hindi sinasagot ni Norman Mangusin itong pinaka-latest natin na issue tungkol sa kanyang fake passport, no? Hindi niya sinasagot ito, no? Dahil talaga naman mahirapan siya. O si Rudy, no? Ang daming pinakita si Rudy. Sabi niya, si Aping pinagpala. Ikaw ba si Ngusngusin? Daming pinakita na ebidensya si Mr. Mejorada sa mga vlogs niya, hindi mo pinag... Hindi naman sa... Talagang hindi sila nanonood, no? They ignore. Ang katotohanan is binabaliwala nila yung katotohanan. Ito mga fanatics niya. Because they do not want to admit, ayaw nilang aminin sa sarili nila na nabudur-budur sila. No? Yan po talaga. No? That is the psychology of the victims ng mga budur-budur. Marami na rin ang namulat, no, sa katotohanan. No? Improving na ako sa Tagalog ko. Dahil sa kay COVID-19. Tawag dito, dahil kay COVID-19, naka-improve na ako. Marami na akong natutunan na Tagalog words, no? Pero kung medyo mahirapan ako, balik ako sa Ilonggo, no? I'm sure maintindihan nyo rin yan, or English, no? Ang importante po yung mensahe natin ay, kagabi nag-livestream siya, hindi niya sinagot. Kagabi nag-livestream, bumalik siya dyan sa Le Grand Tower. No? Takot siyang manatili doon. Takot siyang manatili doon sa 73 Swallow. Kasi sisipain siya ng Homeowners Association. No? Kita niyo, sandali lang siya doon. Nagpa-video lang para ipakita sa akin na tinanggap niya yung balikbahay challenge. No? Pero, uulitin ko lang, Francis Leo Antonio Marcos, yung balikbahay challenge, eh hindi yung punta ka lang doon at mag sa swimming pool at magpakita na bumalik ka nga, no? Alam ko lahat na yung tapang mo lahat binuhos mo doon kasi 3 months, no? 3 months kang nagtago, no? 3 months ka na 3 months ka na umiiwas diyan, no? Oh, si nakikipag-away na si Rudy. wag mong pansinin niyan, Rudy, sina mga ngus-ngusin na yan, no? Tanga talaga sila, no? Because ito sila, mga taong ito, if by this time, eh hindi pa rin sila namumulat sa katotohanan, eh they deserve yung pagtawag sa kanila na bobo
at tanga. No? Noon ay mangmang pa lang. No? Pero ngayon, bobo at tanga. Because may nagsabi nga, ignorance is a deliberate choice. Pinili mo yan eh, na magiging mangmang ka eh. No? Pinili mo yan. At when you choose, and when you choose to be ignorant, talagang ginusto mo yun. Pag ginusto mo na maging mangmang ka, eh bobo ka na. Tanga ka na talaga. Wala eh, binibigyan ka ng pagkakataon to wake up, no? Eh pag gusto mo bangungot yung ano mo? Ipatuloy mo, no? Patuloy mo. Hindi ako magkakasakit, no? Hindi ako mamumulubi. I will continue to live a better life, no? Marami akong kaibigan ngayon dito sa YouTube, no? From all over the world, yung mga taong na deliberate. Kusang loob. Kusang loob ba? No? It is your choice, gusto mo, no? Na magiging mangmang, magiging ignorante, magiging estupido. Bakit ako makikipag-away sa'yo, no? Hindi ka naman buhay yan, no? Eh, pero huwag ka lang umiyak, no? When the time comes na matuklasan mo na kung paano kayo na paano ka, no? I will talk to you as individuals. Kung paano ka na loko ni Francis Leo Antonio Marcos, huwag kang umiyak. Huwag kang maglagay sa Facebook na loko. Meron ako nakikita eh na mga post sa Facebook niya. Naloko ako ni FLM. Hiningi sa akin yung link sa akin GCash. Sabi niya, papadalahan niya ng pera. Eh, yun pala yung natirang pera doon. Kinuha niya pa. Wala. Empty. O, kita niyo. Yeah. These are testimonies that are starting to come out. Nakakala nila makakatanggap sila ng pera, no? 500 o ilang anong halaga man dyan, no? Any amount, no? Eh, wala. It turns out na sila pang nagbigay ng pera kay Francis Leo Marcos dahil binigay nila yung mga private information tungkol sa kanilang account, no? Rudy, after I watch your Peke vlog today, I promise to send you a thank you note, no? I've sent you twice and now here we go again, no? Uy, Rudy, thank you, no? Tatlong beses ka na ba thank you, ah? Anyway, salamat po, no? Tapos lang isagot eh. Yayabang pa siya. Pakita-kita pa siya ng passport niya. Oh, ito yung passport ko. Oh, Francis Leo Marcos. Oh, hindi mo alam na mayroon akong kopya ng original. May kopya ako ng original ng mga dati mo pang passport. No? Yung una mong passport as Francis Leo Marcos. At yung isa mang peke mo na passport na si Norman Antonio Alejandro. Oh. Yan po, no? So, yung tinatawanan nila ako, no, na 48 hours, eh, hindi ko naman sinabi na after 48 hours, pag 48 hours, eh, i-raid na dyan. Eh. Could happen anytime, no, araw o gabi. Kasi yung syndicated estafa po, yung warrant of arrest, wala pong office hours yan, 24/7. Kahit na hating gabi, kakatok dyan yung pulis. Hindi mo pwedeng sabihin na, Chip, hating gabi, bukas pwede. Hindi. Pupusasan ka talaga. No. Kaya, it's at your own risk na talaga, ang tinatawag. It's your own palamanog. Kung sa Ilonggo, palamanog mo na yan. No? Mag-ano ka. No? Kung talagang yan ang gusto mo. No? You suffer. No? Si simple lang. Oh, you are amazing. Oh, thank you, simple lang. May kita mo mga viewers natin ngayon ay also show appreciation, no, sa ginagawa natin, no, and it gives me great encouragement, no, dahil po yung YouTube talaga is a very powerful medium. It's a platform. Dalawang pong paraan ang kahit anong bagay, no, you can use it for good or you can use it for bad. Kaya lang po ako, I want to use it for good. Kahit na
hindi naman talaga ako magiging mayaman dahil dito sa ginagawa ko. Hindi po ako gagawa ng katulad ng ginagawa ni Francis Leo Mangosin na talagang sinisikap niya na umaman dahil sa panluloko using YouTube. So, ganyan po. Francis Leo Marcos, by this time, makikita mo na malaki talaga yung problema mo. Alam ko, makikita mo stressed out ka eh. No, hindi ka na yata nakakatulog eh. During the last several days, ako, dahil sa tanda ako eh, may eye bags, laki na ng eye bags ko. Matanda na ako eh, 61 years old na ako eh. Pero itong si Francis Leo Marcos, alam niya that his days are numbered. Kaya kayong mga nakadikit pa sa kanya, tignan niyo mukha ng boss niyo, ng idol niyo. Malaki yung problema niya. Ang problema niya ngayon is yung plan A niya na makakatakas as soon as the flights resume, no? Pag makabalik na yung mga paglipad ng eroplano papuntang ibang bansa, no? Eh sarado na po yan ngayon. Si simple lang, you influence us to create YouTube account so we can subscribe, no? We admire your advocacy to unfold truth and uphold the value of honesty. Thank you very much. Go back to my channel, no? Ang dami kong ano dyan, ang dami kong ginawang video na kahit yung nanonood ay 300, 200, wala, I just keep on going, no? Maganda rin itong ginawa ng YouTube, no? Nag-create, inumpisa nga itong tinatawag na YouTube Partner Program, no? YPP. Na para content creators, tawag nila sa katulad ko, YouTube content creators na gumagawa ng mga video ay mabigyan din ng support, no? Katulad ang ano namin ngayon is katulad na kami ng ano eh, we are very much like yung tawag dito, yung mga media, no? Mga TV, radio, tawag dito na may advertising, no? Parang advertising ito eh. Kayo po ang advertiser namin, no? Kayo po ang sumusuporta. Si Bim Bim, no? May tagahanga si FLL na natatanong kailan siya makulong. Hintay lang kayo, no? Hintay lang, hintay ka lang tagahanga ni FLM. Huwag kang, no? Huwag kang magmadali. Alam ko, si FLM ay nagdadasal na ngayon. Nagdadasal sa sarili niyang larawan, no? Sinasantos niya ang sarili niya. Nagdadasal niya, Santos Francis Leo, please protect me. Ganun-ganun yan, ganun-ganun siya. Please protect me. Huwag mo ang payagan na mahulog ako sa kamay ng mga alaga ng batas. Kita mo. Eh, kuminsan, pumapasok sa isip ko na he is setting the stage. Parang hinahanda na yung tinatawag na plea of insanity. Sasabihin niya, baliw ako. O, kita nyo? Ha? Kita nyo? Sinasamba ko yung sarili ko. Baliw ako. O, yan ang... Ano rin yan? May ano rin to si... Ano eh? Si tawag dito, si Francis Leo eh. Umanda rin yung utak niya. Imelda David, no? Sir, you're an eye-opener to many Filipinos, especially to avid fans of Mr. Madungis. God bless you po. Greetings from London. Thank you po, Imelda. Yun po, ang talaga mission ko na itong mga tagahanga ni Norman Mangosin ay magising. That I can open their eyes. Kaya po, alam nyo yung pag-research ko, hindi po madali ito. Isang video po, tatlong araw yan na trabaho. Marami akong tinatawagan, marami akong kinakausap, no? Marami akong hinihingi ng dokumento sa mga ahensya ng gobyerno para po suportado by documents, by facts, ang lahat ko na sinasabi. Hindi po ako katulad ni Francis Leo Marcos na peke ang lahat eh. Walang peke sa sinasabi ko dito, walang peke. Ayaw na ayaw ko ng peke, no? Dahil kalaban ko po ang kasinungalingan, no? So, umpisa pa lang, di ba sabi ko? Hindi ako galit kay Francis Leo Marcos as a person.
hindi ko naman siya kilala eh. Actually, wala naman siya ginawa sa akin. No? Wala naman siyang kasalanan personally sa akin. Pero yung ginagawa niya ay hindi tama. Ginagawa niya ay he is taking advantage of the ignorance of many Filipinos. Yan po. He is exploiting the vulnerability of many people. Ah, kita niyo talagang ano niya? Yung iniisip niya palagi is how to take advantage. How can he make money out of the ignorance of people? Eh, ako, to be honest, if I earn something because of my broadcast, it is because I also share. No? Sinishare ko rin yung kalaman ko. I share my knowledge, I share my time, I share my energy. No? Para po, I can promise you, kahit po wala, patuloy pa rin ako. Dahil ito yung ano eh, it is life for me. This is my passion. Yan pong pinagkaiba namin eh. Ako ay may passion for truth, for justice. No? Na kahit mahirap, kahit na nabubugbog ako, kahit kinakasuhan ako, kahit mabibilanggo ako, dahil po na pinapakiglaban ko ang katotohanan, pinapakiglaban ko ang kustisya. Eh kahit may mga threat pa sa buhay ko noon, nung panahon ng mga drug lords sa Iloilo, kahit na may mga banta sa buhay ko, wala. Binabali, wala ako. Lagi kailangan ko ipagiglaman. No? Hindi ba sa pag-iibang kung hindi ako nag-ingay noon? Wala. Si si Jed Mabilog, nandiyan pa yan. No? At siguro yung mga drug lords dyan ay buhay pa. At patuloy pa sa kanilang negosyo. Eh lahat po ng sinabi ni President Duterte tungkol sa Iloilo, hindi naman sa pagyayabang, ako po ang nagsiwalat niya. You look at my vlogs from 2012-2013, no? Boyingmejorada.com. Nandiyan, 2011, 2012, 2013, yung pagpakig-away ko, Andrew Lone, nung na nakita ko na na corruption pala yung pakay nila habang nasa pwesto. Nandiyan yan. No? That is, those vlogs are living testimony, so to speak. Living testimony yan sa aking pong advocacy, sa aking mission na talagang ipakig-away. Maganda yung sinabi ni May, ang ano namin is, we become the voice of the downtrodden, of the abuse, no? Kasi yung ordinaryong tao ay walang kakayahan, no? Yung ordinaryong tao ay walang kakayahan to be able to stand up and fight for themselves. Lalo na po if you feel na maliit ka lang na tao, kalaban mo ay higante. Eh ako po talaga, tingnan nyo, all my life mga higante yung mga nakakaaway ko. Mga higante matras, no? Si Willie, na ano yung putol dito eh. Willie Ibana, good morning, please lang, wag mong tigilan yan, taong yan. I hate him. sobrang yabang naman talaga. Yeah, totoo. No? Sobrang yabang. Okay. Si Rudy, daming mga bayaran ni Mangusin dito. Oh, sige. Let them make their kwan kasi diyan na sila, yan ang paraan nila eh, na makakita upang kumita, upang kumita. Okay, i-review ko muna yung mga supporters natin, no? Okay, simple lang, no? Bim-Bim, Imelda David, si Rudy, no? Willie Ibana. Okay. So huwag po kayong mag-alala, no? Huwag kayong mag-alala. I will continue to do this, no? At hindi po ito hihinto. Pag mabilanggo na si Francis Leo Marcos o si Norman Mangusin, hindi po maghihinto because araw-araw, nandyan yung demonyo sa paligid natin. Nandyan yung masasamang tao.
kahit sa gobyerno, sa Senado, sa Kongreso, nakikita na nga natin eh. Kaya we will continue. And I make this commitment, no? Because nakikita ko yung outpouring ninyo, yung bumubuhos na yung suporta ninyo. Hindi naman po sa pera, pero kahit sa likes nyo lang, no? Kahit sa likes nyo lang, malaking suporta yan. Dahil sinabi ko nga, it continues to draw more people to our videos, no? O 658, marami pang ano, 659, tingnan natin kung tataas pa yan. 1,500 yung concurrent viewers natin ngayon, no? 661, no? O yan, tumataas, no? Kasi kuminsan, kung hindi tayo mag-remind, nakakalimutan din ng mga kaibigan natin, no? Na kailangan i-remind muna na mag-like. Kasi yung epekto niyan, katulad siguro sa marami sa inyo, lumabas lang siguro yung video ko, di ba? Katulad sa marami sa inyo dyan na late lang nag-subscribe, no? O nag-umpisang manood, eh dahil lumabas tayo sa suggested videos, no? Di ba? So, ito po, itong like ninyo ay isang paraan, parang push button yan, no? The power, ang tawag ko nga dyan, the power of one click. Isang thousands na tayo per video ngayon. Tayo sa click ninyo, no? Sabi ng YouTube, oops, mukhang maganda yung daman ng channel na ito, ng video na ito, kaya ilagay natin sa suggested videos. Ganyan yan, process. It's a process. Algorithm. Tawag yan ay algorithm. Ginamit rin yan ni Francis Leo, no? Kaya lang sa masamang paraan, no? Yung algorithm ng YouTube na nag-ano siya, nag-hikayat siya ng mga supporters niya, ng subscribers niya, umabot siya ng 1,070,000 subscribers. Aba, pinakamabilis yata ito na paglaki ng isang channel sa YouTube, no? Pero, kita niyo naman, empty, no? Wala rin. Hindi tatagal to. Ngayon pa lang, eh. Kung sa Ilugu, palay-palay na, no? Humihina na, no? Parang kabayo na hinihinga na, no? Parang tikbalang na hinihinga na. Si Presidente ngayon, ganyan ang katulad niya ngayon. Tikbalang na lumalabas na yung dila dahil sa kapagod, no? Humihingal. Dahil kita niya na kahit anong gawin niya ngayon, no matter ko na I passed by sa kanyang video kagabi, sabi niya, oh, bibigay ako ng isang sakong bigas. Punta lang kayo dito. Kita niyo, kalokohan. Papuntahin niya pa yung mga humihingi ng tulong, bibigay daw ng isang sakong bigas, punta lang kayo dyan sa Le Grand Towers. Saan ba yung bodega niya dyan? Eh, wala namang bodega dyan sa Le Grand Towers. Alam niya na kung pupunta pa kayo doon, especially na nasa ECQ pa tayo sa Metro Manila, marami pa rin sa atin ang hindi pa basta-basta lang makagalagala, hindi pa makalabas ng bahay, o hindi makapunta sa ibang mga lungsod o bayan within Metro Manila and the neighboring provinces of Rizal, Laguna, Bulacan, no? Cavite. Eh, ikaw ba naman, hingin ang tulong, punta ka pa doon, kung wala kang sasakyan, anong gagawin mo? Ipapasan mo yung isang sakong bigas at lalakad ka pa uwi? No? Wala, panluloko pa rin. No? Natawa nga ako eh. Tsaka saan na pala? Oh, by the way, before tayo mag-end, nasaan na yung ano mo, yung kaso mo? Sabi mo, hindi ako makakaasa ng executive clemency dahil babakbakan ako ng abogado mo. Nasaan na? Ha? Nasaan na? Kailangan ikaw ang pumunta doon sa piskalya, Francis Leo. Pumunta ka doon, iset mo, at sasabihin ko sa mga kaibigang pulis na hinahamon mo, pupunta daw si Francis Leo doon sa Quezon City Prosecutor's Office, magsasampa ng kaso, magkita-kita na kayo doon. Wala. Wala. Sabi niya, Lunes. Mga nauuto niya, kita niyo, Lunes, sabi niya, magsasampa siya ng kaso, galit na galit daw. Pagkatapos yung sampahan ng kaso, ibibisto, he will rebuild daw. May mga English din siya na alam eh, no? At most often, yung English niya mali-mali, no? Pero okay lang, no? Dahil kita naman natin, wala siyang pinag-aralan eh. So, yan po. I dare you, I challenge you, Francis Leo Marcos. Mag-file ka na! Kahapon pa sabi mo eh. Sabi ko nga, alas 8 kahapon, hindi ka naman dumating, sabi ni General eh. No? Pinaabangan ka doon eh.
Kung darating ka, eh, wala naman pala eh. Ha? Tagtago ka na ngayon eh. No? Because you are afraid actually. Akala mo, yung panggulat mo, ha? Panggulat mo, sinisindak mo, no? Sa kanyo, sa yung bravado, akala mo matatakot yung tao. Francis Leo, hindi ako umabot sa ganitong edad kung takot ako. Isang ano lang yan, ha? Hindi ako nakasurvive. Tatlong drug lords ang nakabangga ko doon sa Iloilo. Isang senador, isang city mayor, isang governor. Ah, may congressman pa rin, no? Si the late Augusto Buboy Sihuko, naging TxDOT secretary. Binangga ko rin yun. Talo din siya. Ah, totoo. Hindi siya pagyayabang, no? Ano yan si Sihuko bago namatay? May ano yan sa dito? May tawag dito, may kaso sa akin yan sa Sandigan Bay. Convicted, no? Dahil nag-plea bargaining siya, so nag-ano siya? Nag-plea guilty, no? Nag-plea guilty, no? So, Rolly Concepcion, you are the pinnacle of constructive discourse, as always, from sa Europe, ang dami nila. Eh, pag mawala na si Francis Leo sa YouTube, eh, pag bilangguan, hindi ka na pwede mag-YouTube eh. Pag mawala na yan si Francis Leo, mawawala na rin sila because they rely, no? They rely on Francis Leo, Marcos, sa kanilang views, no? Pinapakala natin yung mga kasiningwalangan ni Francis Leo at ito ang nakakatulong sa kanila na makakuha ng mga viewers, no? So, pag wala na yung attraction nila, yung main event nila, eh, wala na rin yan, no? Dahil mga bobo rin eh. Mga bobo rin actually yung mga taong ito. Wala rin alam, no? Hindi rin marunong gumawa ng matinong mga videos that can inform, no? Because we have to inform people. We have to use this platform responsibly. No? In terms of responsibly, gagamitin natin ito sa mabuting layunin. We have to use this for good purposes. Hindi po na gamitin ito panuloko. No? Hindi po tayo katulad sa ABS-CBN na ginagamit nila yung network nila, yung ere, yung television at radio, para sa pandinig lang, to deceive people. No? Hindi po. Dapat responsible po tayo. Kaya kahit maliit lang tayo, no? Pero lumalaban tayo at napapakinggan na tayo. O kita nyo, si Secretary Loxin, no? Pinansin tayo, no? Dahil nakikita ni Secretary Loxin na tama, no? Yung ginagawa natin is based on truth and justice. Dahil yung Department of Foreign Affairs, eh, talagang they want to protect the integrity. They want to protect the integrity of the Philippine passport. Na walang mangyayari na may mga peke. Kasi peke na rin yan ang gawa mangyayari. Kahit na genuine yung passport, yung dokumento mismo, yung papel, yung booklet, kahit na genuine yan, nagaling yan sa DFA. Pero dahil nakuha yan using fraudulent means, eh peke pa rin yan. Peke pa rin yan. At ito yung number one na kaaway. No? Number one na kaaway ng DFA. Na may mga passport sila na pipeke. No? Na ginagawang instrumento. Sa Singapore, Australia, Middle East. No? Saan pa ba? Ewan ko kung nakarating ng Amerika yan. No? Hindi ko lang alam. No? Eh, pero pag malaman ito ng US Embassy, na kasi marami rin nagbabasa ng blog natin. Dito sa YouTube channel, marami rin nanonood, no? Ng mga matataas na opisyal, mga pulis, nag-aabang dito. Eh, no? Yung NBI, nag-aabang din dito. Eh, no? Kasi alam nila na marami sa inyo dyan na may alam, eh sa akin pupunta. No? Dahil kasalanan nilang mga alagad ng batas natin wala ng taong bayan dahil sa mga iskandalo, no, na nangyayari doon noon kung saan yung may mga matataas na opisyal ay kasangkot pala sa mga katiwalian katulad ng illegal drugs. So they are looking for credible, no, people are looking for credible individuals, no,
Hindi lang po ako, marami, no? Bitag nandiyan, mga Tulfo Brothers, sila rin yung sumbungan ng bayan, no? Nung sa Iloilo ako, sa broadcast ako, sa newspaper, sumbungan din ako ng bayan, no? Maraming nagtitip sa akin kung ano yung mga nangyayari, mga katiwalian sa mga ahensya ng gobyerno. Kaya po tayo, kaya po natin gagawa na ma-expose, no? Ma-ibulgar yung mga katiwalian. Kung ako lang, mahirap din eh. Mahirap din actually maghanap ng ebidensya, lalo na sa gobyerno. Dahil you have to have documents eh, no? Okay, simple lang. Kapit-bisig tayo laban sa mga sinungaling at magnanakaw. Opo, kailangan po. Yung Talino Warriors po, yung hashtag Talino Warriors, ito po ang inumpisa natin. Because nakikita ko yung power, no, ng YouTube at social media, Facebook, no, at mga blogs, no. We have the power. Wala na yung tapos na yung panahon na yung ABS-CBN ay sila yung may monopoly of control over the public mind. Mga tao ngayon ay may alternatibo na. May iba nang makukunan ng impormasyon. Okay. So, 804 likes, 2,004 viewers. Uy, nasaan yung iba? Ha? Nasaan yung 1,600? Oh? Oh, sige, paki-click like, please. No? Please click like sa iba dyan na hindi pa nakapag-click ng like. Because katulad ng sinabi, sabi ko, marami sa inyo nakuha yung pansin ninyo dahil lumabas yung video na ito sa suggested videos ng YouTube, di po ba? Oh. So, ganyan din po. The more likes we get, no, the more likes we get, the more people get to view our videos. Okay, so ngayong araw po, Martes, eh, magpupulong yung Supreme Court, no? Tungkol sa petition ni Boy Mejorada. Magandang umaga po sa inyong lahat.